ika nga matutunan pag ikaw nakikinig ka ngayon sa vlog na ito at may pinagdadaanan ka friendship, lalo na kung ikaw ay lalaki, breadwinner ka, stress ka na hindi mo na alam gagawin mo, number one thing, gumawa ka ng self-reflection na talagang unawain mo na it is okay not to be okay. Hindi mo kailangan maging matatag parati. It's okay na malungkot ka. It's okay na may maramdaman kang masakit. It's okay na talagang ilabas mo ang iyong sama na loob. Huwag mong isuppress. Kasi pag sinuppress mo yan, ano mo mga friendship, darating yung panahon, bigla na lang yan sasabog na parang bulkan. Ano man nangyayari, bigla na lang magagalit ka, mainis ka. That's number one. Number two, pwede mong gawin, maghanap ka ng mga taong talagang pinagkakatiwalaan mo, na comfortable ka na makipag-usap sa kanila. Like for example, isang malapit na kaibigan, o isang pastor, isang pari, o isang spiritual advisor, or therapist. Alam mo, pagka nasishare mo at may nakikinig sa'yo, parang kahit na walang solusyon, guys, maniwala ka, men, kahit walang solusyon, ang sarap ng pakiramdam. And then, pangatlo, ang pwede mong gawin, mga friendship, is magbasa ka. O if not man, gumawa ka ng mga bagay na talagang alam mo na makaka-refresh ng iyong isipan. And for me, one of the best way for me to de-stress, is I pray. That's number one. Nagpe-pray talaga ako. And then, ang next na ginagawa ko, nakikinig po ako ng mga music, or if not naman, nanonood muna ako ng Netflix para matanggal yung aking stress sa aking utak. And then, after that, mga friendship, ang pinaka-best niya, no? Kung talagang hindi pa rin naaayos ang pakiramdam mo, you seek professional help. Maghanap ka na talaga ng mga taong pwedeng i-manage yung situation. Like, for example, pwede kang humanap ng counselor or therapist, no? Kasi sila pwedeng magbigay sa inyo ng professional guidance. And if you need, okay, friendship, if you need financial advice or financial, you can reach out to me. O magpadala ka lang ng mensahe o i-type mo na lang dito sa YouTube video na ito, na content na ito, kung anong pinagdadaanan mo. At magtulungan tayo. Lalo na mga breadwinners, ha? Mga breadwinners po, mga kalalakihan. Again, magtulungan po tayo. Kung may problema ka, ilabas mo ang sama na loob mo, maghanap ka ng taong may makausap, at last but not the least, huwag kang mawawala ng pag-asa. Dahil may isang Diyos na buhay na hindi ka iwanan at pababayaan. May isang Diyos na buhay na talagang He will provide all your needs according to your glorious riches.